Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-apala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang baybagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay linggo ng Pentecostes o ikalimampung araw ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon naman nakaisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Sudan. At atin ding idagdag ang ating intensyon para sa mga nasalanta ng Bagyong Biti o Mawar. Mga kapatid, sa araw ng Pentecostes, biniyaan tayo ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa pagitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at pinagkaran, sinasamba ka dahil sa dakila mong pananatila. Panginoon aming Diyos na rin ang langit, Ama. Panginoon, Jesu Kristo.
kasalanan ang sasabihin mo ba? At aking po ay karanihan ikaw na buhato sa pagdan ng Ama, maawa ka sa amin ang magpagpagal Panginoon Yesu Cristo kasama ng Espiritu sa warhaging ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pangdaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang ambuong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pitan ni Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno ito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos na Espiritu Santo. At nagsalita na iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa ang naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang sinabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating-ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya, nasakop ng Sirene at nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, buong tanan tayo'y baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami niyong nilikha, sa dami na nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin,
poon tanay yung baguhin. Sanang yung karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit, ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, puon tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi. Iisa pa rin katawan, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo, Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa, kaibig at patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal, marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin, kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas, tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay,
ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami yung liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y inihingahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno at ang Espiritu Santo at ang Diyos na Ama. Ngayon ay Pentecostes. Mula sa salitang Griego, Pentecoste, 50. 50 na araw pagkatapos ng nabuhay muli ang ating Panginoon. Ngayon ay kapistahan ng kapanganakan ng simbahan. Tayong lahat ay membro ng mga simbahan. Kaya pakisabi sa mga katabi nyo, Happy Birthday! Oh, birthday natin ngayong lahat dahil kapanganakan ng simbahan. At dahil membro tayo ng simbahan, kaya isang mapagpalang karawan sa inyong lahat. Ngayon naman, sa ating Pentecostes, tayo'y gumagamit ng pula, pula na kulay. Ito ay nagkahulugan una sa lahat ng kagalakan. Pangalawa, sa apoy ng Espiritu ng Diyos na sa ating unang pagbasa, atin pong napakinggan sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2, bersyo 1 hanggang 11, na mistulang mga dila ng apoy ay dumapo at ito ay ang pagnanahan ng Espiritu Santo sa mga apostol, sa mga alagad, sa mga nampalataya ng ating Panginoon. Simula ng pagbuklod ng ating simbahan. Kaya ang Pentecostes ay dakilang kapistahan din para sa pagdating ng ating paraklito, ang ating gabay, ang Espiritu ng katotohanan.
kayo po sa ating pangalawang pagbasa ngayon. Mula sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 12, versikulo 3 hanggang 13. Ito ay patungkol sa mga iba't ibang mga handog ng Espiritu Santo na kahit tayo ay may maraming paraan sa paglilingkod at iba't ibang tao, iisang Espiritu, iisang Diyos, at tayo na buklod na isang sambayanan ng Diyos. At bilang sambayanan ng Diyos, dapat mo nating tingnan na ang ating Panginoon ay huminga na sa atin ng kanyang diwa, ng kanyang Espiritu Santo. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, ang ating Panginoon ay nakapasok sa kinaroonan ng mga apostol, sa mga alagad, kahit ito'y nakapinid dahil takot sila sa mga Hudyo, at sinasabi ng ating Panginoon, Shalom. Ibig sabihin, kapayapaan. At napuno sila sa galak nung nakita nila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran sa versikulo 20 ng ating Ebanghelyo. Ngunit, sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 21 na kung paano akong pinadala ng Ama, kayo rin ay pinapadala ko. Ibig sabihin, may misyon tayo. Kaya sa ating misyon, ang ating Panginoon ay hinihingahan niya ang kanyang mga alagad at nagsabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Maganda po ang pagkasulat nito sa versikulo 22, Kapitulo 20, Ebanghelyo ni San Juan. Labiti, pneuma hagion. Pneuma hagion. Pneuma, Espiritu, hagion, banal. Ito yung pangalan na ngayon sa bagong pagdiriwang ng ika-limampo. Itong ika-limampo o Pentecoste na piyesta ay piyesta rin ng tinatawag na piyesta ng mga linggo pagkatapos na tinatawag ng pag-aani. Kaya kuminsan ito'y tinatawag sa mga Hudyo ng Shavuot. At sa Shavuot na atin pumakita sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 16, 19, sumusunod, na ito naman ay ang pag-alaala ng lahat ng tao na sila'y iniligtas ng Diyos at sila'y nag-aalay ng kanilang mga ani. Sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 23, verse 16, doon na nabanggit ang salitang ikalimampo, Hamesim. Ibig sabihin, limampo na araw. Kaya na-translate yung limampo na araw sa Griego, Pentecoste. At sa ating salita, Pentecostes. Kaya ang atin pong kapistahan ngayon ay Pentecostes. Itong Pentecostes ay ang ating pagkaroon ng pagtangi sa Espiritu ng Diyos. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ito ay tinatawag na Ruach. Ulitin po natin, Ruach. Ang Ruach ay ibig sabihin, ito yung prinsipyo ng buhay, ito yung kaluluwa, ito yung Espiritu Santo. At ayon pa sa konsilyo ng Constantinople, noong taon 381, ang Espiritu Santo ay kasing makapangyarihan at katapat sa ibang persona, ang persona ng Ama at ang persona ng Anak, sapagkat ang Espiritu Santo na pangatlong persona ay persona na nag-ugnay upang ang pag-ibig ng Diyos ay mapahayag sa isang matibay na ugnayan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya, ang Espiritu Santo ay tinatawag na isang tagapagpayo
Sabihin sa Juan 14:6, ang Espiritu ng Katotohanan na gabay. Juan 16:13, at ito ay nagbigay buhay sa panampalataya. Sa Galatians Kapitulo 2:20, at ito ay naglikha na tayo'y mamunga sa panampalataya ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kapanahunan, ng kabutihang loob, ng ating pagiging, ang ating katapatan, ang ating kabutihan, at ang ating pagpigil sa sarili. Sa sulat San Pablo sa Galacia, Kapitulo 5:22 at sumusunod. Ito rin ay naghatid sa atin ng isang kagalakan dahil magkaroon tayo ng paghilom o kagalingan, pagsasaksi sa katotohanan, ang pagpalayas ng demonyo, ang kabanalan, at ang pagsasalita ng iba't ibang lingwahe na tinatawag na glosolalia. Kaya ang Espiritu Santo ay maghatid sa atin sa pitong mga kaloob, gaya ng kaloob ng karunungan, pagkaunawa, pagpayo, katatagan, kaalaman, kabanalan, at banal na pagkatakot sa Diyos. Itong pito na handog, itong pito na kaloob ng Espiritu Santo ay siyang nagpapatibay, ang siyang nagbuklod, ang siyang nagunay sa ating lahat, sa ating lahat, sa pamagitan ng kapangyarihan ng diwa na matatag na ating paraklito, na ating patnubay, na ating gabay, na ating lakas, at ng ating tagapagtanggol, ang Espiritu ng Diyos. Yo Ruach Elohim, Pneuma Hagios, Espiritu Santo. Kaya, dahil mayroon na ng Espiritu Santo sa buhay natin, dapat hayaan natin na ang ating buhay ay gabayan ng Espiritu ng pag-ibig upang tayo mamuhay sa pag-ibig na tunay sa Diyos at pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Sa pag-ibig na yon, handa rin tayong magsasaksi, handa rin tayong magsakripisyo, handa rin tayong mag-alay ng ating sarili para sa Diyos at para sa simbahan. Magpahanggang ngayon, ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa atin at ang kanyang pagtuturo ay siyang nagpapatibay na ang katotohanan na tinuturo ng simbahan na tinatawag na Magisterium ay naging totoo dahil sa diwa ng Espiritu ng Diyos. At ang lahat ng mga sakramento, gaya ng sakramento ng binyag at pagkumpisal, ay nagpapabanal at nagkaroon ng paglinis sa atin dahil sa Espiritu. Kaya sinasabi ng ating Ebanghelyo ni San Juan 20:23, ang pinatawad ng kanilang kasalanan ay pinatawad na nga. Ang kapatawaran ng kasalanan, ang kabanalan, ang buhay natin, ang sigla ng ating panampalataya, ang ating pagkilos na tayo kumilos na mayroong lakas loob, ang ating tunay na pagpapahayag na ang Diyos ay siyang sintro at saysay at kabuluhan ng buhay ay dahil sa Espiritu. At maaari nating tawagin ang ating Panginoon na ating Panginoon at ang ating Diyos na Ama na ating Ama dahil sa Espiritu. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang siyang kumikilos sa ating buhay at hindi ang mga Espiritu na sagabal na hadlang sa pagsasaksi sa buhay panampalataya. Naway ang diwa ng Espiritu Santo ngayong Pentecostes ay may sabuhay sa bawat tahanan, sa bawat opisina, sa bawat sentro ng ating buhay, pamainanman o kalakalan o pagawaan o sakahan, sapagkat ang Espiritu ay Espiritu ng buhay, Espiritu ng liwanag at Espiritu ng kabutihan ng Diyos. Amen?
purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanausulan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, hilingin po natin sama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo ng ating mga kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihan maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay may pahayag ng buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makilala sa iyo at kay Jesu Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng yumao na. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, pakinggan mo ang iyong sambay ng natitipon sa panalangin. Isugo mo ang sa amin ang iyong Espiritu Santo at manibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni Patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap,
ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo ngayon ginaganap ang paghahing ito na sinuwang maglahad ang iyong katapatan sa pangalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanihan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan ngayon yung inilubos. Ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaloklok sa kanan mo. Espiritu ay lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ay nilakila. Espiritu ay lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kay kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo sinaming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria, Birhen Maria ng Lourdes, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kabayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan telesalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aming mahal,
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga na nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley at Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pagsaluhan sa pagdiriwang nito ay magdulot ng pag-unlad sa mitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan.
maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia. Kayong narito sa loob, sa labas, at kayong mga naugnay sa mga ng live streaming sa iba't ibang social media platform, at akos po sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay nagayon ng pong Isus na sarino. Salamat sa lahat ng sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng pong Isus na sarino. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng pong Isus na sarino. Yung mga hindi pa nakakuha ng Lectio Divina para sa pong Isus Nazareno, available pa po ito, 130 pesos po, bawat kopya, doon lang po sa information card. Babaon po sa misa natin ngayon. Nasa atin na ang Espiritu Santo dahil sa ating binyag at sa kumpel, naway ang ating buhay ay paggabayan natin ng Espiritu ng Katotohanan, ng pag-ibig at ng buhay. Ngayon po ang pasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay ng pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan na nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kaluuan ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain naman kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag lamang sa mga alagad na huwag tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ang sabay-sabay sa iba't ibang wika ang iisang panampalataya ay siya namang magpanatiling kayo'y nanampalataya at magdulot ng katuparan sa panlabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagparain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin natin ang ating Panginoon, purihin natin mahal na Benghay.